Magandang araw sa inyo mga kaidiyas. Nandito po tayo ngayon para gagawa ng isang bubong para dito sa garden set nila. At maglalagay tayo ng bubong. Ito yung mga materialis na gagamitin natin. So meron tayo ditong tubular. Meron tayong tubular na 2x3 tapos 2x2 na tubular. Tapos may GI pipe tayo dito na gagamitin. Balihin natin to sa gitna. Ito yung size na gagamitin natin. O ganito kahaba yung gagamitin natin. Tres ang sukat. Itong GI pipe natin mga kaideas ay gagamitin natin bilang isang poste dito sa paggagawa natin ng bubong. Dito. Dito sa hinuhukaya ni Uncle Ricky. Yan. Anong sukat ng ating butas o sukat ng magiging pundasyon ng poste natin na gawa sa GI pipe? Okay, ang sukat nito mga kaideas ay 70 by 80 cm. Bali, ang hukayin po natin dito ay isa dito at isa pa doon. Bali, apat na GI pipe o poste ang ating gagawin. Ito naman ngayon mga kaideas, ito yung 2x2 na tubular natin. Parehong 2x2 at saka 2x3 na tubular ay ating lalagyan ng epoxy primer, gray. So lalagyan ng kasama natin to. Kasi bago natin to ikabit, kailangan po na pinturahan to para maiwasan natin yung paglalatih o pagkakaroon ng kalawang dito sa ating tubular para tumagal. So ipapahid nyo lang po yan, itong epoxy primer natin. Gagamit kayo ng thinner para panglinis at saka pampalabnaw. Tapos ipapahid lang ninyo yung pintura dito sa ibabaw. Lahat po, buong paligid nito, lahat po ito. Kukover natin, kukuting natin. Ito naman mga kaideas, nasimulan na. Ito yung paglalagyan ng ating 2x3 na tubular. Tatlo po yan mga kaideas. So kailangan po nating butasan to para ipasok dyan sa, i-shoot natin dyan sa kabila yung ating 2x3 na tubular. Bali, ang estilo po ng ating bubong ay 3 aguas. Kung papansinin po ninyo, 3 aguas po yung design ng ating bubong. At ang pagitan po, ang lamang ng taas nun ay nasa 2 inches. So tumaas po ng 2 inches tapos magkaparehas na po ng level yung dalawa. So medyo paislanting siya ng konti. Dito tapos dyan eh. So pagkatapos tong sinsilin mga kaideas hanggang doon, lahat yan, habang ginagawa yan, ito naman na po yung nagawa natin sa paghukay. So, tapos na natin to, isa, dalawa, tapos yan, pangatlo doon. Naglagay na rin tayo ng tansi para dito. Maglagay po kayo ng tansi bago po kayo maghukay para makita po ninyo yung kung saan po yung tamang paghukay. Ito naman po yung GI pipe natin na tres. Papansinin po ninyo, meron na tayong nilagay na hook. Yan. Bali, ito yung ibubuhos natin. Ito yung pagkakapitan ng semento. So, i-welding po natin to katulad ng ginagawa nila dito. Tatlo lang. Okay na yung tatlo. Tapos, i-hook po ninyo mga nasa 2 inches ang hook po. Okay na yun. Gagawin po natin ito sa lahat ng GI pipe na gagamitin natin pang poste para dito sa gagawin nating bubong. So ito naman mga kaideas, kailangan nyo rin maglagay ng karagdagan pa ditong karagdagang brace. Paikot po yan dito sa tatlong hook natin. Okay mga kaideas, ang gagawin natin dito sa GI pipe natin, apat po ito, maglalagay tayo ng kaltas, kakaltasan natin. Ang ginagawa po natin dito, kakat natin yung tres, tapos kukunin natin yung dos dito. Kumbaga, hahatiin nyo lang po yung hanggang dos mga ito. Yan. So ikakat nyo yan, tapos dito, kakaltasan nyo. Gagawin natin to sa apat pa na ganito. Dito na kasi ipapatong yung tubular natin na 2x3 inches. Cut na lang natin to dito, tapos sa kabila din. So ito na yung tubong gagamitin natin, na ilagay na natin dito sa butas. At ito yung tansi natin. So papansinin nyo dito, kailangan po hindi po lalampas dito sa tansi yung ating gagamitin pang poste, GI pipe. Tapos yung sa baba naman, yung winelding natin na pag-hook doon sa buhos, may nilagay din tayong mga bato, kaya grava. Maglalagay po kayo nyan. Tapos naglagay na rin tayo ng brace dito. Yung brace natin, gawa din sa bakal. Ito yung round bar natin. Kahit dalawang round bar lang, pwede na pong pang brace para hindi na gumalaw ito. Tapos yung kasama natin, si Kuya Elmo. Yan. Ilagay na rin yung isa. Parehong proseso rin kung paano ginagawa to. Tapos yun na yung may kaltas mga kaideas. Yung kinaltasan natin sa taas. Diyan natin ngayon papatong.
yung 2x3 na tubular natin. Pupunta rin doon. Ngayon naman mga kaidiyas, papaano nyo malalaman kung parehas na ba yung sukat ng taas nitong pipe natin? Ganito lang yan mga kaidiyas, kukunin po ninyo yung magkaparehong GI pipe. Lagyan nyo po ng marka kung saan po yung pwede nyong pagpantayan dito sa tansin. Kapag pareho kayong merong guhit dito at may guhit din doon, kay parehas na sukat pong kukunin nyo para kailangan pantay, itatapat nyo lang yung marka ninyo dito sa ating tansin. Kapag nagtapat na to, nasa tubig na yung magkakaparehong GI pipe. Para hindi na po kayo malito, in-explain ko na rin po. Lahat po ito mayroong mga marka na pagpapantayan dito sa tanse para makita ninyo kung nasa level ba. Lalo na kapag naglagay na po tayo dito ng bubong, kailangan pantay talaga yung taas nito. Mahalaga rin po mga kaideas na maglagay kayo ng mga bato bago po ninyo ipantay itong GI pipe ninyo, para nasa yung bato is nakapatong, yung GI pipe natin ay nakapatong doon sa mga bato na nilalagay natin. So una, pag nilagay nyo na yung mga bato, kukunin nyo yung tamang pwesto ng inyong GI pipe na gagamitin nating pang poste. Ang tanong, saan nyo banda ilalagay yung inyong gagamiting pang poste? Ganito yan mga kaideas. Itong tansi na to, kailangan hindi po lalampas dito. Dapat nandito sa bandang loob ng tansi. Tapos dito naman, kailangan hindi siya lalampas din dito. Subali, kukunin nyo yung sukat ng 6 meters papunta rito. Kung saan yung 6 meters, doon po yung hangganan ng inyong poste. Tapos doon nyo na ipopwesto ngayon itong GI pipe nyo. At isa sa pinakamahalagang gagamitin natin, itong hulog. Gagamitin natin ito ng hulog para siguradong pantay itong gagamitin nating pipe. Kapag nakuha na po ninyo yung tamang hulog, kapag pantay na po, gagamit po tayo ng welding machine. I-welding po natin yung ating round bar para magkaroon ng brace dito sa ating GI pipe. Okay, nakapaglagay na tayo ng isang brace mga kaideas. Bali, may isa pa tayong nalagay na brace. Sa ganitong paraan, dalawang parte ng paghuhulog ang kailangan ninyong gawin. Itong side na to, kung sakaling dito kayo kukuha, side na yan, kapag pantay na yan, ilagay nyo yung brace ninyo katulad ng ginawa nila. Kasunod nyan, kapag okay na yan, ito naman ngayon yung kukunin nyo. Titignan nyo kung nasa tuwid na ba, kaya huhulugan nyo itong part na to. Ngayon, kapag nakuha na ninyo yung tamang hulog ng side na ito, maglalagay na naman tayo ng isa pang brace katulad nito. So, ibig sabihin nun, pantay na siya kahit dito sa side na to, at sa side na ito, pantay na din. So, ganun po yung paraan kung papaano maglagay ng poste, GI pipe, o kaya naman sa mga poste na pinupormahan po ninyo. Same lang po yung proseso nun. Ang pinagkaiba nga lang dito mga kaideas, mas madaling gawin. Kasi GI pipe na to, wala nang gaanong komplikadong mga gagawin. Hindi katulad ng poste na binubuo. So yun na nga mga kaideas, no? Natapos na natin yung dalawang GI pipe natin na gagawing poste. Bali, buhos na lang tayo dito. Medyo titimpla na lang tayo, tapos buhos na lang. Bubuhusan muna natin tong dalawang to. Para habang tumitigas, isusunod na natin ngayon yung dalawa pa. Naka-prepare na rin yun mga ka-ideas doon na kagawa na rin tayo. Bali, ili-layout lang natin kung paano yung tamang posisyon nito. Bali, ilalagay lang natin sa butas mamaya-maya. Samantala, papakita ko rin sa inyo yung update dito sa pagpipintura ng ating tubular. Ito yung 2x3 na tubular natin. Pinipinturahan na rin. Bali, yung 2x2 na tubular natin natapos na yon. Ito na lang para maumpisa na rin natin yung paglalagay dito sa trusses ng ating bubong. Maglalagay na tayo ngayon mga kaideas ng buhos para dito sa ating ginawa. Bali, yung mix ratio natin dito, gagawin natin yung standard 1-2-3. Okay, 1-2-3, isang semento sa dalawang lalagyan ng buhangin at tatlong grava, 1-2-3. O kaya naman 1-2-4, apat po yung grava. So ito po yung isa, bali nilalagyan na yon, pero kulang pa to. Pupunuin natin ito mga kaideas. Nakapat na tayong poste mga kaideas na naikabit. Bali, nalagyan na lang po natin ito ng mga brace, tapos mga bato. Yan. Tapos bubuhusan natin.
Pagkatapos po nating buhusan tulad ng ginawa natin dito mga kaidiyas. Dito sa naunang dalawa, kapag tumigas na to, pwede na po ninyong ilagay yung inyong tubular na 2x3. So yan ho, ganyan ho yung gagawin natin, magkabilaan yan. So makikita nyo yung abang na yun, isa, dalawa, tatlo. Yung dalawa, ganyan po yung gagawin natin. Straight po yan, ganyan. Saktong-sakto, sukat. 6 meters po. Meron akong tip sa inyo mga kaidiyas, napakahalaga nito. Kasi Kuya Elmo, ano po yung ginagawa ninyo Kuya Elmo? Nilalagyan po ng kwan, bakal para hindi umalis yung kwan niya. Yung kuskin natin, hindi gumalaw. So makikita nyo din yung ginagawa ni Kuya Elmo. 10mm, ipapasok nyo po yan sa, ipupukin po ninyo yan, papasok doon sa lupa. So ganyan lang. 1, 2, tapos isa pa, tatlo. Tapos itatali ninyo gamit yung alambre. Anong purpose nito mga kaidiyas? Baka matanong po ninyo. Ang dahilan po kung bakit natin ginagawa ito. Para kung nagbubuhos tayo, hindi po gumalaw itong ating poste. Kahit meron na siyang brace, kailangan pa rin nating lagyan iyon ng parang brace din niya ng mga bakal para manatili siya sa posisyon niya. So mahalaga po yun kasi may chance talaga na kahit may brace po yung ating ginagawang poste, pwede pa pong gumalaw yan sa loob. Yan. Ang purpose po niyan para dyan papatong yung ating 2x3 na tubular. Nakapatong po yan, tapos saka natin i-welding. Naka-weld na yung isa, i-welding din ito. Yung proseso na ginawa dito, same lang din pagdating dito. Ang iba lang dito mga ideas yung sa gitna. Tignan po ninyo yung kabuuan ng ating ginagawa. So, pansinin po, lahat po ng ginamit natin dito, tubular, 2x3, tapos 2x2. Bali yung 2x3 natin, siya yung bumuo para sa tibay ng paglalatagan ng bubong. Tapos, yung pagpapatungan naman ng bubong natin, mga kaidiyas, itong 2x2, yan. 2x2 na tubular. So yan na nga po yung nagawa natin mga kaidiyas. Nalagyan na po natin to ng mga tubular na 2x2. Natapos na tong part na to at nakapaglagay na rin tayo doon. Tara silipin natin. Ito po yung red roll natin. At may red roll din tayo dito. Ayan, pupunta ron. Ang red roll natin ay isang straight lang to kasi wala namang nakaharang. Straight lang yan na tubular. Pero pagdating dito sa Tres Aguas, yung pa-slope na to, kasi meron tayong nilagay ng mga tubular dyan, so haharang yan, nakaharang yan sa atin. So yung gagawin natin, gagamit tayo ng tansi. Kung saan tumapat yung tansi natin, kung saan tumapat, halimbawa, dito, ito yung tansi natin, tumapat dito, guguhitan natin, gagamit tayo ng eskwala. Yan. Guguhitan na natin gamit yung lapis. Yan, may marka na tayo. Pwede na nating alisin tong tansi. Gamit kayo ng eskwala. Tapos lapis. Yan. Tapos pwede nyo na pong alisin yung mga tansi na nilagay nyo. So i-actual na natin yung 2x2 na yung tubular natin dun sa may guhit. Tapos kakaltasan na natin mga kaidiyas. So ganyan po yung paglalagay ng mga nakat po ninyo, welding ninyo. Tapos next naman dito, kukunin nyo yung sukat, tapos welding ulit. Yan, paulit-ulit lang po hanggang sa makuha po ninyo yung magkabilaan. So ito yung isa, papakita ko sa inyo mga kaidiyas na i-actual po natin dun sa namarkahan, dun ng lapis. Yan, tapos
Pugutan po ninyo yung sa baba para ma-actual ninyo. Tapos sa kabila din. Ayun. May marka na po ng lapis. Tapos dito. Tapos kakat na naman natin gamit yung grinder. Tapos i-welding ulit natin dito. So dumating na yung order natin na bubong para dito. At nakapag-install na tayo ng isa. Tapos yung ginagawa din na isa, ilalagay natin dito. Dito lang natin ilalagay yung ridge roll natin. Diretso yan papunta ron. Tapos pag ganun, tapos pag ganito. Pagdating sa dugtungan ng ridge roll natin, dapat dito nakalagay yung nakabend. Pero dito sa bagsakan ng tubig natin, hindi na po. Kailangan po natin gawin dito sa pagsusuksukan ng ridge roll natin. I-bend po ninyo, mga ka-ideas. Nakabend ng konti. Gagamit lang kayo ng plies or plies yan, para magawa ito. Isa po sa pinakamahalaga na gagawin natin bago tayo mag-install ng bubong, maglalagay po tayo ng tansi. Yan, may tansi tayo dyan mula doon at doon. Paano ginagawa yun, mga ka-ideas? Kinuha natin yung sukat. Ito yung pagbabasihan natin ng linya o yung dulo ng magiging bulada ng yero natin. Para pantay-pantay po. 4 inches po yung kapal nun. 4 inches po yung pagitan nun. At para maging pantay-pantay yung ating yero, gagamit tayo ng tansi. Ang ginagamit lang po natin dito na bala, tox ko yung mga ka-ideas. 2 inches po mga ka-ideas yung size ng ginagamit natin na tox crew. So ito po mga ka-ideas, itong sa part na to, yung paglalagyan natin ng ridge roll. Inactual na natin to para mas accurate yung pagkakaputol natin. Para hindi na tayo mahirapan na mag-cut sa baba. Dito na natin kinat. Ganyan po natin minamarkahan mga ka-ideas. Gamit kayo ng bara. Tapos gagamit tayo ng gunting ng yero.